ko sa 1 week mag-slim ka agad. Hindi pwedeng dahan-dahan lang, 'di ba? Sabi ko. Hi guys, welcome back sa aking channel. So ngayon is mag-a-update ako ng nangyari sa aking weight loss challenge for 1 week, kung may epekto nga ba ang pag-iwas ko sa kanin, kasi alam naman natin na super sarap talaga kumain ng kanin. So nakita ko dun sa keto diet na kailangan, number one, na ibawas natin or ialisin natin sa ating pagkain is ang rice. So mula nung July 15 Monday, hindi talaga ako kumain ng kanin from morning until night. Nagfasting ako for 18 hours. Grabe ang sakit ng ulo ko, yung nanginginig ako, tapos di ko alam kung gusto ko nang kumain, pero sinabi ko itatry ko for 1 week. Pero in fairness, nakaya ko siya for 1 week, and until now pagigising ko lang, uminom na ako ng apple cider, vinegar, and then hindi na ako dumaan sa kusina, kasi yung apple cider is tinabi ko na lang doon sa gilid para kukuha na lang ako ng tubig sa dispenser at ilalagyan ko na lang ang apple cider. Hindi na ako dadaan sa kusina, kasi pag dumaan ako sa kusina, makikita ko silang kumakain, sarap-sarap na. Minsan kasi ang niluluto ng asawa ko is yung mga pang-breakfast talaga, yung mga prito itlog. Pero ngayon, alam niyang nagda-diet ako. Binibilhan niya na ako ng pipino, kung ano-ano pa, basta gulay, tsaka na, siya na rin ang nagre-remind. Pero dati, sinasabi nilang hindi ko daw kaya. Hindi mo naman yan kaya, kasi ikaw pa, itakaw mo sa pagkain. Tapos tinatawanan nila ako. Pero ngayon, nakita nila na prosigido talaga ako sa challenge ko sa sarili ko na hindi ako kakain ng rice. Sensya na guys, kagigising ko lang. Pero gusto ko na kasi mag-update. Pero kasi yung alam mo yung feeling na ang gaan, hindi ko naman sinasabi na pumayat na talaga ako. Siyempre, kita nyo naman, hindi pa naman ako pumayat. Pero yung ang gaan lang sa feeling na hindi ako hirap huminga, kasi hindi ako busog na busog. Yun. Wait lang, naririnig ko anak ko, nag-aaway na naman sila ng pinsan niya. So yun, and then yung parang mayroong nagsasabi na yung chan ko daw is parang nagsag, yung biyanan ko, sabi niya, may, kasi alam din ng biyanan ko na nagda-diet ako, sabi niya, may, yung chan mo parang nagsag, parang malaki pa siya, pero parang hindi ko alam kung ano sa Tagalog, basta parang nagsag siya. So, syempre ako natuwa, yung kahit doon man lang, hindi pa ako lumiit, kasi 1 week pa lang, 9 days pa lang, syempre. Pero ramdam ko na sa sarili ko na magaan ang ano ko. Tapos, yung meron din nagsasabi na, sabi, akala ko ba, kasi nakita na sa Facebook na nag-post ako na mag-challenge ako, akala ko ba pumayat ka na? Eh, hindi naman, oh. yung braso mo ang laki-laki, yung ano mo, sabi ko, sa 1 week mag-slim ka agad, hindi pwedeng dahan-dahan lang, di ba? Sabi ko, eh kasi gusto, hindi naman instant yun, alam kong it takes months, years, or ano pa, para lumit, kasi nasa siguro 88 huli kong kilo, 88 siguro 90 kilos na ako, ewan ko lang ngayon, hindi pa ako nakapagkilo. Gusto ko 1 month makita talaga ang proseso ng aking katawan. Hindi ako nag-weigh in, basta sa 1 month na lang, siguro mga
August 15 kasi ano ako nag-start eh. July 15. So yun, gusto ko lang i-share sa inyo yung feeling ko na ano, nung una ang sakit ng ulo ko, tapos yung parang nasusuka ako na hindi ko maintindihan. Siguro normal lang naman yun. Tulad sa inyo na nakatry na din mag-diet, siguro normal na lang yun. Pero sa akin, syempre na sana ako rice. Hindi ako sanay na nag-diet. Kasi tapos dati umiinom pa ako ng mga sleeping pills, hindi naman effective, nagtatay ako, pero hindi naman ako nangangayat. Marami akong feedback na nakita sa YouTube na lumiit daw sila, ganun. Pero nung ako na nag-try, naubos ko lang yung dalawang pack ng ano, hindi naman nagtay lang ako, pero walang bawas, grabe. Pero ito, sa keto diet, parang na feel ko sa sarili ko na magaan, tsaka maganda yung pagbawas ko. Tapos sinamahan ko pa ng apple cider. Kasi dun sa keto, parang hindi naman advice na mag, wala naman sinabi na mag apple cider. Pero sa akin, sinamahan ko, may apple cider na ako dati. Pero hindi ko ginagamit. Ngayon lang. Tapos, yung apple cider naging pang sawsawa na lang, pang ano. Pero yung na ano ko na effective ang apple cider daw, bumili ulit kami ng mister ko sa mall. Sabi niya, isuka daw yan, bano daw yan. Sabi ko, nakita ko yan sa YouTube. Nakita ko yan sa YouTube na effective daw. Kaya sinamahan niya ako, bumili kami sa mall. Pasensya na kayo. Ewan ko ba, nung nag-start akong mag-keto, ito yun, itong effect sa akin, yung parang namamaos ako. Tapos, ewan ko, parang may problema dito na hindi ko maintindihan. Pero siguro ano lang to, hindi ko pinapansin. Okay naman ang pagsasalita ko, pero parang namamaos ako talaga. Hindi na yung tulad ng dati, ang lakas-lakas ng boses ko. Ayun. So, iwan ko kung sa iba, ganun din ang experience nila. Kasi gusto ko lang i-share yung ano, yung experience ko na parang gumaan ang feeling ko, na mayroon ng apat na nakapansin na nagsag ang chan ko. Sa chan kasi, super laki ng chan ko, yung braso ko. So, every night, nagkaganyan ako, nag-exercise ako, jumping jack ako. Lahat. Hirap kasi mag-Tagalog, guys. Grabe. Kasi, syempre, ngayon lang ako nagsalita ng Tagalog. Pure Ilonggo kami, kaya medyo hirap na hirap ako. Pero sabi ng pinsan ko, na vlogger din, masasanay din daw ako kasi Ilonggo din siya. Sabi niya, masasanay ka din naman. Tapos, pag mag-vlog ako sa labas, nahihiya ako. Gusto ko mag-vlog, yung travel, yung ano. Kaya yung mga vlog ko, putol-putol, hindi consistent na galing ako sa bahay, pumunta ako doon, hindi, kasi nahihiya ako. Yung pinsan ko talaga, pumunta siya ng mall, nag-video siya sa sarili niya, hindi talaga siya nahihiya. Sabi niya, bakit ako mahihiya, ginusto niya daw yun, tsaka siya nag-convince sa akin na mag-vlog ako kasi daw, wala naman akong ginagawa. So, i-vlog ko daw yung daily life ko, or yung pag-diet ko, para ma-monitor ko, at tsaka makita din iba kung gaano ako kaprosige dito sa challenge ko na sa sarili ko na ito. Hindi muna ako magpapakita ng picture, guys, ha. Kasi alam ko wala pa naman effect sa akin kung nakulata ya si kuya niya. Ayan na, anak ko. Ready na? Welcome back to my channel! Yan! Welcome back to my channel! Sabi mo. Ito, siya ang rason kung bakit naisipan kong mag-diet. Kasi, hindi ko na siya mahabol. Ang bilis-bilis niyang tumakbo. Yan ang ring light namin. Cellphone. Yan, siya ang rason. Kasi, ngayon, naisipan kong mag-diet kasi hindi ko na siya mahabol. Super bilis siya magpatakbo. Parang pasalihin ko nga ito sa runner eh. Bilis niya tumakbo. Kaya yun, sabi ko sa sarili ko magda-diet. I-update ko na lang kayo, guys, after a week kung ano ang result, or maybe 1 month na para makita ko talaga kung may nagbawas sa timbang ko or hindi. Basta ngayon is, before is nasa
90 kilos na ako. Dati sabi ko 88, pero nag-weigh in ako, naging 90 na ako, Diyos ko. So, 90, after 1 month, sa August 15, we-weigh in ulit ako. Tsaka, aray, kung ano ba ang result ng keto diet ko na ito. Okay guys, see you on my next vlog. See you in my next video. Bye!